tayo na kay Kristo, dalawang proteksyon ang meron tayo. Kung proteksyon na tayo ng ating Panginoon Kristo, hindi tayo ipaagaw kanino man, kung proteksyon rin tayo ng, ng kanyang Ama. So tayo ay merong double protection sa ating, kung tayo ay mananalig at hindi tayo bibitaw sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo. Okay, kaya nga, ang tulog mo magiging mahimbing, hindi ka matatakot. Katunayan, yung salitang, I will build my church, yung literal meaning ng I will build my church, so sabi nung, aalisan ko sila ng ano, ng tako. Isa sa mga meaning nun ay yung taong mananalig sa ating Panginoon Kristo, mawawalan siya ng ano, ng takot. Kasi nagtitiwala siya na siya ay poproteksyonan ng ating Panginoon Kristo. Hindi kanya pababayaan. Easy ka lang, kahit na ano pa man yung mga nangyayari sa mundo. Kahit ano pa man yung mga kapigatian nangyayari sa iyo, easy ka lang sapagkat alam mo na ang Panginoong Diyos ay hindi ka lilimutin. Sabi 25, sabi, huwag kang matakot ng biglang pagkatakot. Pamingin na yung Diyos ito. Na siya, ano, ni sa pagkabuhal man ng masama sapagkat, ano, pagka dumarating. Okay? Sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang iyong paa sa, ano, sa pagkahuli. Okay, yun nga, protection lang kanya. Ano nangyayari dito sa mga tao ito? Diba, sa kanilang pananampalataya, hinuhuli sila. Diba, at ang iba sa kanila hinuhuli. Pero yung sinusulatan ay pinakikitaan niya ng garantiya na ano, kapag kayo ay hindi mawawala ng tiwala sa Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat kayo ay pro-protectional ng Panginoon. Hindi kayo ipauhuli ng Panginoon sapagkat kayo ay ano, patuloy na sumasampalataya sa kanya. Okay, verse 27-28, sabi, huwag mong ikain ang mabuti sa ginahukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Okay nga, problema kung minsan, ano? Dahil sa ating takot, nawawalang nagiging injustice na tayo, hindi natin napoproteksyonan yung dapat natin mapoproteksyonan. Okay? Sabi, huwag mong ikain ang mabuti sa kinahukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Matatandaan niyo si Rahab? Di ba? Natatandaan niyo yung faith ni Rahab? Hindi siya natakot doon sa hari ng Jericho. Nasa kanyang kamay ang buhay ng dalawang spies. Ginawa niya ito ng mabuti kahit na nanganganib yung kanyang buhay. Kapag nahuli siya ng hari ng Jericho, siya ay papatayin. Pero dahil sa alam niya, dapat at ito ay mabuting gawin doon sa mga spies, ito ay ginawa niya. Nakaatak sa kamay niya yung buhay ng dalawang spies, di ba? Pero ginawa niya kung ano ang nararapan. 28. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik ka ulit. At bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Minsan, madalas ginagawa natin ito, no? Pag may namutan, ay bumalik ka na lang kinabukasan. Ayun nga, hindi nga namutan, naniningil eh. Kung ikaw may pagkakamutan, pinababalik mo pa. Meron ka namang pera pambayan na. Na? Hindi, dapat mo, kung merong lumapit sa iyo at alam mo merong kaya namang, merong ka namang kakayahan na siya ay damaya, huwag ka na kasi nakikita ng Panginoon ang ginagawa mo sa iyong kapwa. Diba? At kung meron ka namang dapat meron ka namang kakayahan makatulong, ay dapat mong tulungan. Katunayan nga, opportunity nga itong ibinibigay ng Panginoon. Diba? Nasa Galacia yan. Galatians chapter 6, verse 10 yata yun na ibinibigay ng Panginoon na oportunidad na ikaw ay makatulong sa iyong kapwa. Hindi lang sa iyong kapwa, kundi sa mga kapatid mo sa pananampalataya. So, makita natin, kung dumating itong pagkakataon ito, huwag muna siyang pabalik-balikin. Ay, bukas ka na lang bumalik. Meron ka naman pwede ibigay ngayon. Kinabukasan, sabi mo na, ay bukas ka na ulit bumalik.